tayo. Yeah, no? Ikaw ang akin ginawang ano. Una, kaya tayo ginawang para medyo mapulit tayo dahil sana yung mga bansa, although mas mayayaman kasi sila, hindi ko na ginawa ko sana. Meron na sila ng ano. Ayan. Okay. Okay. Salad, lagyan natin siya ng konting suka. Yan, konti lang. Ngayon, dahil meron naman itong bagong isda sa ilalim, ngayon, kaya sasarap siya. At nalagyan ko ng bechin. Sa kaya ng Food and Drug Administration, pwede makakuha ng EUA ang Molnupiravir bago ng 10 taon ang panit registration sa kalagitnaan ng 2022. Pero sa ngayon, pwede na itong gamitin kung may permit ng FDA. Kasi when you get a compassionate special permit, Alvin, yung hospital or yung doctor, siya yung nag-take responsibility for the product. No? Kasi hindi pa naman ito na-evaluate ng FDA at hindi pa naman natin pinapayagan na ibenta talaga siya commercially. Sa pamamagitan ng EUA Special Lane, inaprubahan na ang ilang brands ng anti-inflammatory drug na tocilizumab. Bago na ang baricitinib tablets na alternatibo sa tocilizumab. Yan, ito ang ating ulam. Ito ang ating ulam, guys. Masarap. Talbos tsaka niya, no? Nilaga ako ngayon. Gayon din sa mga asymptomatic patients. Nag-apply na rin ng EUA. Tsaka ulam namin kanina tanggal yan yung isaw. Para sa Molnupiravir sa US FDA. Pero kahit wala pang duwal, sa katerbang bansa na ang nag-order dahil sa potensyal ng gamot na panlaban sa bayan tumodre COVID. Ang UL sheet